Hello mga Karisan, welcome back sa ating YouTube channel. Andito ako ngayon sa bahay ng pinsan ko. Ayan, dahil bibisitahin ko sila dahil matagal ko na rin hindi nakita. At yun nga, mayroon akong pamangkin na bata, 1 year, na mayroon siyang case na hydrocephalus, yung lumalaki yung ulo niya na may tubig. So, ayan, papasok tayo sa loob. So, andito na ako sa loob ng kanilang bahay, mga kalitan. So, ayun yung kanyang nanay, ang hipag ko, asawa ng aking pinsan dito sa Imelda Banna, Ilocos Norte. So, ayan nga yung aking pamangkin na si Jonaline, babae siya. Ayan, pauwi sa amin. Ayan, ito yung anak niya. Ayan. Pero mayroon siyang karamdaman. Ayan. Manot tawon na? May isang tawon na? Pero agsang sangit mo? Sang ano na sa ibit na ama niya. Ang nga nagsusang? Ito yung ano ko, pamangkin ko na anak ng pinsan ko. Ito. So ngayon ko lang din siya makita. Ayan. Ito yung anghel namin. Ito yung anghel namin. Ayan. Ngayon ko lang din siya makita. Ang ganda niya sana. Anak na, ganda? Jonaline. Hello, Jonaline. Hello. Ano tiko na di doktor kanya no? Anak, sila magdi na makaya. Opera. Ang kasi ubing pa. Sa akin may isa kami mo kanu mo opera, sila kanu mo babati, diya. So nga nag-anak kami din ah. Tapos parang anak pa ilaon, manahin pa lang. Anak ko na ti doktor kanya. Aname, ikulada kami ikikot, nukano maikad, di ba nak oxygen yan, ide? Maikad dito yung ma'am, maikad dito yung oxygen na matayo, dito ngayon magbibiyot dito oxygen yung anana, kurada, ide? Kaasin apo, Diyos ko, tamomi, no, ide, yaw, ikot, matayo. Kut ka asin apo, Diyos ko, na dano na mo na mo, kaya na may mga taon ko, mga bulan. May sa taon na. So, hindi last year yung ngayon tara. Hindi, makataon min to, no, anat, makataon nang to, adati, to, no, main, ada may hindi, may 30 hindi, baka may ikaw di ospital. Ano nga, rutang ka nun na, umangmangan ina po yan? Umangmangan, no, madiyak, brave speeding, kaya di, hindi, I see you go, duwangamin nga lang, sa dinakaraman ti, tubog ti suso, kut, hindi, kas kami magtagkot, dinamot kaya, to, ano nga, makatorturog ni Jonaline nun, eh, makatorturog ni, makatultulugan ni, pudaw-pudaw pa ini ah. Nagpudaw ni Jonaline ni, oh. Nya. Wala. Okay, tibagina ni, oh, di ba? Okay. Idi, inuwar mi di ospital. Ako, alaawang ka sa kanay, kaya nakasalamatay, idi, nakaunat sa kata. Nung kaasin ako. Nakutong, idi. Oo, nakutong. Ngam, idi, insirap mi di ospital. Di isurot may naglook mag-awang kas ng anana. Hindi nuwarmi ka ala, nakadulay tayo mo na tango mag-iyo. As in, apos ko mag-ala na mag-tibagi. Anak ano dito, nag-apik ano din magpilta ulo na? Dano. Hydrocephalus mo. So, yung back, mga Karisen, ayan nga si Jonaline, yung anak ng hipag ko, asawa ng pinsan kong buo, si Kuya Joseph Manuel. So, ayun. Kailan nagsimula ito? Nung pinanganak mo na siya, nagganyan na siya. Kasi, pero, ano, hindi, ulo lang ang buwan.
paano mo nakakayanan yan? Araw-araw nakikita mo siyang ganito. Tsaka ano, huwag kalimutan, ano, magdasal. Dumawat ka rin ako no. Kasi hindi rin natin alam kung ano yung mangyayari sa kasalukuyan na araw at darating pang araw. So ayan mga kalisan, si Jonaline, ayan, natulog na siya. So ang ilang taon na siya, 1 year old. 1 year old na siya noong January, mga kalisan. So halos ano, mahigit isang taon na siya. So ang ano niya kasi, ang case niya mga kalisan, hydrocephalus, yung may tubig sa ulo na lumalaki. So ang sabi daw ng doktor, i-o-opera sana, kaso baka hindi niya makayanan. Anong sabi ng doktor? Ikan na tibos? Ano ang kumatibos yung ma-opera? Wala, ang ano ko lang, payo ko lang sa'yo, tagan mo yung loob mo at huwag kalimutan manalig sa itaas, kasi nothing is impossible mga kalisen, na naman pagsubok na ibibigay ng Panginoon sa atin na hindi natin makakayanan. So ipagpasa Diyos na lang natin, at kung ano man yung magiging kahinatnan niya, masakit man isipin, mahirap man tanggapin, pero be ready at ano, tatagan mo lang yung loob mo. At least, ito nagbibigay ng swerte sa inyo. So, alagaan mo siya ng maayos. Ibigay mo yung responsibilidad mo bilang isang ina. Dahil ganun talaga ang buhay, mga kalisen. Ako talo, sa totoo lang, kanina nung nakita ko talaga, hindi ako makapagsalita. Dahil talagang nakakagulat. Yung personal na makikita mong ganito yung bata, na wala pang kamuwang-muwang, na ganito na yung lagay niya. So parang kung mayroon ka lang kapangyarihan na pwede mong gawin para gumaling na siya totally, gagawin mo na talaga. Pero ang hirap talaga dahil wala kang magawa. Pero ang tanging maipapayo ko lang sa iyo, tatagan mo yung loob mo, magdasal, ipagkatiwala mo sa ating Panginoong may kapal, dahil siya lang ang nakakaalam kung ano yung mangyayari. Pero as long na makakagawa ka ng paraan habang andito ka sa kanyang tabi, ay gawin mo na. So keep trusting to the Lord, dahil siya lang ang nakakaalam kung ano yung magiging kapalaran natin sa ating araw-araw na buhay na kalusan. So ayan si Jonaline, ayan. So ganito man yung pagsubok mo, think positive pa rin. Huwag mong masyadong i-down yung sarili mo. Isipin mo na ito ay isang napakalaking bagay na blessing na binigay ng ating Poong may kapal. Ano man yung kanyang sitwasyon, taos puso mong tanggapin, dahil yung pagiging maluwag sa kalooban mo pagtanggap kung ano man ang mangyayari, dahil ang Diyos lang ang nakakaalam, ika nga, magiging mas magaan yung loob mo, mas maluwag. Siguro ito talaga yung binigay ng Poong may kapal na biyaya sa inyo, pero biyaya ito, blessing ito na napakalaki sa isang pamilya. At huwag mawalan ng pag-asa, bagkus ito yung magbibigay ng challenging karit itibiyag yo nga agasawa ko ni kasinsin ko nga Joseph. Ayan mga kali, ano naman yung ano anya ti mensahe mga kanil agbuy-buya ita Rotalin, sige sabihin mo na just in case lang, kasi sige. So ayan guys, kung sino man yung may gininto ang puso, ayan mga kalisen, na gustong tumulong kay Jonaline, ayan ang anghel na sana mabigyan pa ng
mahabang buhay para naman maka-enjoy dito sa mundo. Ibabaw dahil bata pa siya. Ayan. Mag-send lang kayo sa aking GCash. Ayan, 0909-190-7178. Maliit o malaking bagay man na maibibigay sa kanya, mga kalitan, ay napakalaking tulong na sa pamilya nila, mga kalitan. So, ayan si Jonaline Manuel. Ayan, mayroon siyang case na hydrocephalus, mga kalitan. Po silang magkakapatid, si Jeffrey, panganay, pangalawa, si Jonathan, pangatlo, Jetly, tsaka si Jonathan. Ba't yung pangalawa parang agka-kwada ti pangalan, agka-kaparin nila? Jenelyn? Jonelyn. Ah! Dasi si Jonelyn. Jenelyn. Ah, Jenelyn ato. Jonelyn, Jocelyn. Jocelyn. Ah, Jocelyn, Jonelyn. Ajay. So, upat da. Apat silang magkakapatid. So, ito yung bonso si Jonelyn, mga kalisen.